Hello mga future Tarisland fans and future intro boys of this game. Ito yung aking initial commentary, reaction or impression sa game na to, which is most likely lalabas din to by 2024. Itong game na to is binabrand nila yung sarili nila dati as an F2P friendly na game, kaya medyo naging matunog to dati. And then gumawa sila ng kanilang second beta, and on that beta nalaman na pay to win pala siya. And then recently ulit on their Facebook page nag-announce ulit sila na dahil na lang nagreklamo doon, medyo babaguhin nila, di ba, yung iba nilang mga pay to win mechanics. So, like I said guys, kapag mobile games, matik na kasi yan eh. Pay to win na lang yan eh. 100% guaranteed, lalos lahat ng yan, pay to win na yan eh. Ang tanong na lang lagi is, gaano ka pay to win yung isang mobile game versus a certain mobile game, di ba? Which is, ako, ang basihan ko lagi is, titingin lang ako lagi sa PvP, which is kapag may one-man army, nyari, mag-isa lang siya, hinarabas niya yung isang buong guild, I think that's the definition of a very pay-to-win game, which is, kunyari, Ragnarok Origin, di ba? That's a very pay-to-win game na tinatawag. Ngayon, kung whether magiging ganun ang Tarisland, kanyang PvP, that we don't know yet kasi, di ba, puro beta pa lang to eh. Possible na maging ganun kasi nga, mobile game eh. But kung hindi siya magiging ganun, kunyari, yes, may pay-to-win mechanics ka, PvP, kunyari 1v1 malakas ka, which is normal lang naman yon, pero yung mag-isa ka na malakas tapos nangarabas ka ng isang guild, di ba, kapag PvP na yun na yung medyo medyo ano yun, no? Lowan na yon, and talagang nakakaumay yung mga ganong klase ng game. And etong game na to, eto talaga yung sa tingin ko, inaabangan ko or aabangan ko for this year. Kasi eto, nire-resemble niya yung isang game na nagustuhan ko dati. And ang game na yon is yung Crusaders of Light, na ang nag-release nito dati ay si NetEase. Si NetEase during that time, sikat lang sa China, pero papunta pa lang siya dati sa global. So yung publisher na yun dati, hindi pa siya ganun kasikat. Therefore, etong game na to dati, hindi siya ganun na hype. Pero, di ba, based on my experience na isang gamer, mobile gamer for the past few years, eto yung talagang nagustuhan ko na gameplay. Both PvE tsaka PvP. Dati madami lang naman nag-quit dito kasi na-issue dati yung item duplication, and trinay nilang ayusin, and nung inayos nila, mas lalo pang grumabe. So, nagkandaleche-leche na yung system, madami nang nag-quit. Yun lang yung nagpadami nang nag-quit dito dati, pero sobrang ganda nito dati. And hindi lang siya kilala dati kasi hindi nga siya na-hype ng todo, or hindi siya na-advertise ng todo. So, bakit maganda to? Unang-una, kung isa kang hardcore na PvE, di ba? Not necessarily on grinding kasi wala to gaanong grinding eh. I think nung nagre-release ako dati dito, 30 minutes tapos na eh. Kasi mostly ng PvE features nito ay mga boss fight, di ba? Mga boss raid na mayroong streak mechanics. So kung yun yung hanap mo, di ba? Ito yung game na abangan mo. Hindi ka pwedeng tatanga-tanga dyan. Kasi I remember during this time, bukod sa 10 raid battle, kapag nagre-raid boss kayo dito, bawal na walang communication. Kapag wala yung communication, madededok kayo dito eh. Ma-wipe out kayo due to the strict mechanics ng mga boss fight. Siguro pag na-overpower nyo na sila, which is nangyari din naman dati, pero medyo matagal yun bago nyo ma-overpower yung mga boss eh. And bago nyo siya ma-overpower, maglalabas ulit yan ng bagong raid boss na atupagin nyo ulit. So, etong video na to is a 10-player raid, which is existing din yan dati sa Crusaders of Light. And gantong-ganto yung gameplay niya dati, di ba? Ganyan na yan yung ginagawa namin noon. And bukod dito, meron pa yan 40 raid boss na makaganap yan. I think i-implement din yan dito. Kasi yung ma-interface na ganyan, yung mga ganyan, gantong-ganto yung Crusaders of Light eh. And yung 40 raid boss na yon, masayang-masaya din yun dati kasi yon, kapag may isa o tatlong tatanga-tanga, wipe out yung buong 40 na players, di ba? Ganun ka grabe yung mechanics doon dati. Kaya dati,
kapag may bugok na tatanga-tanga, di ba? Kinikik na kaagad yun eh, wina-warning yan. Oh, warning ka na. Kapag nagkamali ulit on the second try, kick na yon and maghanap ulit ng bagong ano. Kaya uso, nagtra-trash token dati. Bishit ka, bobo mo, di ba? Magbasa ka na muna ng mechanics. Talagang kung tatanga-tanga ka noon, talagang mapapahiya ka, okay? So kung PvE yung habol mo, eto yung kailangan mong abangan na game. Talagang medyo ma-challenge ka dito. Ngayon sa PvP naman, so yung PvP neto dati, which again most likely ganun din yung magiging direction neto at one point, meron siyang 3v3, meron siyang 5v5 na seasonal, which is yung first season nun dati ng ganyang PvP. Yung team na binuo, kami yung nag-champion, di ba? Yung 3v3 tsaka 5v5 both yung team na binuo, kami yung nag-champion noon on our server. Kasi yung team na binuo ko noon, pinagtripan ko lang. So yung 3v3, dalawa kaming warrior na puro disable tsaka isang healer. Apparently effective siya. And then yung 5v5, pinagtripan ko ulit. Apat kami na warrior na puro may disable and then isang healer. Hindi makapalag yung mga kalaban. Nahihirapan silang i-counter yung ganong klase ng lineup. Therefore, yung team na nabuo ko, kami yung nag-champion, di ba? And then eventually, ginaya na siya ng ibang team. Yung number of disablers nila tsaka mga warriors, dinamihan na rin nila, di ba? And bukod sa 3v3 tsaka 5v5, maganda rin yung ano neto, yung kanyang guild war dati. I think 100 versus 100 ata yun, or 75 versus 75. And talagang malawak yung mapa and talagang may objective ka na gagawin and talagang mag-spread out yung mga ano, members nyo. Na during that time walang one man army, may mga malalakas 1v1 pero hindi niya kayang harabasin yung buong guild kasi sobrang ganda ng mga disable na inimplement nila. To the point, dapat mag isa ka lang and na-focus fire ka ng disable, wala kang magagawa eh, which is yun dapat yung essence ng MMORPG, di ba? And competitive na group PvP. Kapag mali yung positioning mo, kapag masyado kang nagbida-bida and naharabas ka ng madaming player, dapat talaga hindi ka makakapalag sa ganun eh. Doon pumapasok yung tactics and strategy pagdating sa mga PvP. So yun, hinahanap ko yung feature na yon dito sa Tarisland na to. And sa ngayon, parang medyo hindi ko pa siya nakikita. Pero I think, gantong ganti kasi yun eh, yung ganyang interface, ganyang labanan. Ganyan din kami noon, 100 versus 100. I think iano rin yon at some point implement din nila yon dito. And may faction din yon dati. So pag wala nang ginagawa yung player, may isang open battlefield doon, di ba? Na pwedeng maglaban yung dalawang faction. And may event din sa faction na yon. May mga ine-escort kayo ng mga convoy on that raid. Pro-protektuhan nyo yon. And then yung kabilang raid or kabilang faction, i-raid nila yung sinusupport nyo na yon. Kaya sobrang okay yung gameplay na yon para sa akin dati. So I hope yung ganong klase ng PvP, i-implement din nila yon dito. Which is, I think, mangyayari yon. So, if gusto mo yung mga ganong klase ng gameplay na nabanggit ko, I think ito yung game na kailangan mong i-watch out or kailangan mong i-try kapag na-release na siya. Don't expect na lang na magiging F2P friendly siya, no? Walang ganun, Brad. Diba? Lahat yan yung business eh. Pero ang tignan mo, kapag may one-man army na nangarabas, doon ka na tatama rin talaga, which is in most cases, ganun talaga naging ending, di ba, ng mga madaming mobile games. Pero at least meron kang PvE na asahan na medyo matutuwa kasi talagang pang hardcore yung mga boss fight nito. Hindi tulad nung kunyari sa Ragnarok Origin, di ba, yung mga Nightmare Temple, mga Extreme Charge, puro pambata yung mga mechanics ng mga boss dun eh. Kahit wala kayong communications, matatapos nyo yun eh. Itong mga gantong klase ng raid boss, kapag may isa sa inyong tatanga-tanga, wala, mahirapan ngayong i-ano yan, i-clear. Unless, dumating kayo sa point na ma-overpower nyo na sila, diba? So, eto yung website, diba, ng game na to. And gusto ko dito is that, eto, meron silang PC client na ilalabas. Which is itong yung Crusaders of Light, meron din siyang PC client dati. Isa to sa mga mobile games dati na nag-introduce ng PC client na nagustuhan din ng gaming community, di ba? Bukod pa sa kanyang mga mobile clients na app.
So, wala pa tong news about open beta. So, siguro ba magkakaroon pa to ng third beta. And eto, madami din siyang classes na gustong i-introduce, di ba? So, may Shadow Swordsman. Sa Crusaders of Light, dati, nung una, wala tang ganito. And then, eventually, naglagay ata sila ng Assassin. Mage, may Mage dati doon. Eto, may Frost tsaka Flame. Pero doon dati, iba yung concept nila ng Mage. Yung isa is Damage Dealer. And then, yung isa, I think, is Pang-Control na Mage. So, dito, may Priest din. Doon, may Priest din doon dati. Siyempre, lahat naman ng MMORPG, kailangan may Priest. Yun lang, hindi ko alam ano yung magiging concept ng priest dito. So, range damage yung isa range healer. Uy, so, damager pala yung isa nilang ano, class. So, meron silang bard. Sa Crusaders of Light dati, wala akong nabutan na bard. So, merong range damage and merong range healer. So, warrior, barbarian, syempre merong ganito dati doon, pero iba yung concept nila dito, no? Thunder, frozen, parang siguro ganito rin yun, no? Melee damage, which is dual axe, and then yung isa, melee tank, which is naka-shield siguro yung isa. Ganito rin yung concept noon dati doon. Ranger, so range damage, parehas lang. May ranger din doon dati, so paladin, I think wala akong nabutan na paladin doon dati, so merong melee damage. Merong melee tank. So, medyo goods ah. Ang daming nilang ano, ginawang class. And I think eto na yung panghuli. Meron ding warrior, melee damage, and then melee tank. And ano to. So, meron pa ano, phantom necro. May mga ganyan-ganyan ba sila? Range damage and then range healer ulit. So, very ano ah, very diverse etong ano, mga classes dito. Medyo okay to ah. Which ako, kapag lalaroin ko to F2P, I think lalaroin ko rin yung class na nilaro ko dati, which is yung warrior na may disable visit na yan, which is ano ba yun? Siguro eto, yung frozen na to na melee or etong thunder, aralin ko pa kung titignan kong alin dito yun. Titignan ko pa yun may skills ng mato, pero pag may warrior dito na may madaming disable, yun na yun, okay? Masaya yun, 100% guaranteed. So, eto guys yung mga features ng larong to. Flexible rates on PC and mobile. So, may PC client, which is goods yan. Ayaw na maglaro sa mobile. Kakakawalat maglaro sa mobile. Talagang iinit lang yung phone mo dyan eh. Lagay nyo na lang lahat sa PC. Yun din yun eh. So, explore the vast world. Gantong ganda yung mapa ng parang Crusaders of Light dati eh. Visit na yan. Parang halos gayang-gaya. So, race talent, dual talent, trees, parang gantong-ganto rin talaga yung ano dati, Crusaders of Light. Per race dati sa Crusaders of Light, may dalawa din na ano classes na magpipilian mo. Ang kaibahan lang ngayon, mas madami silang classes na ire-release. Challenge epic bosses, ayan nga, pag hardcore PV ka, ito yung kailangan mong itry. Ngayon, ito na guys yung example ng PvP, gameplay ng Tarislan, which is di ko sure kung ilan to, no? Parang ano lang to eh, 15 versus 15 lang ato, or 10v10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, 10v10 lang siya, which is hindi pa to yung talagang hinahanap ko, no? Actually, Crusaders of Light meron din ganito dati, pero actually 15 versus 15 yung meron sa Crusaders of Light dati. Anyways, yung gameplay na to, gantong-ganto yung Crusaders of Light dati, ah, ganyan. Babanatan kayo. Ayan, di ba? Gantong-ganto rin yun dati. And kapag imagine nyo to, 100 versus 100, may nagmatapang na isa, isang bugok. Kapag kinuyog siya ng ano, malala, walang magagawa yun dati. Kahit pay to win siya. And kapag out of position ka talaga to, with the amount of disable na binigay nila sa mga players dati, talagang mayayari ka dati. So kapag gusto mo yung gantong PvP, which is ako, okay sa inyo mga gantong PvP din, di ba? Eh, magandang-maganda talaga to. Ayan o, parang ang class nito, healer na damager eh, di ba? So ako, ganito yung class ko dati, ayan o, yung may dual axe and warrior siya, and may panghatak siya ng kalaban. Bukod dun, madami pa siyang disable. Yun yung pinili ko dati, okay?
Oh, putik na yan. Ganun yung skill na skill ko dati ah. Ayan oh, yung dual axe na yun. Ayan oh, putik na yan. Talagang I think yung developer ng Crusaders of Light, sila din yung gumawa nito. And then, in-improve na lang nila. Ganun na ganun eh. Pati yung mga galawan na ganito, ganito yung galawan ng mga mage dati eh. So, medyo para sa akin, okay to. Masaya to, lalo na pag faction war, kapag rambulan na. Talagang medyo mapapa-top up more ka sa mga ano eh, spender pag gantong-ganto lang eh. Kapag ano? Kapag may guild tapos may mga spender sila pero kabugukan yung strategy nila sa PvP, yayariin niyo yung mga ganun eh. And mabibiktima talaga ng trash talk yung mga ganung klase ng spender dito. 'Di ba? So medyo sa nakikita ko pa lang, medyo matutuwa ako dito pag nilaro ko to. Okay? Eh no, so may mga objective play na sila. May mga binabasag-basag. Ganyan yung mga gusto mong PvP. Yung hindi lang ano, puro patayan, talagang may objective ka din na pag-iisipan dapat. So I think magkakaroon po ulit ito ng ano, additional beta. And on that additional beta, I think doon na itetesting yung mga ano, massive PvP. Yung mga 50 versus 50, 75 versus 75, 100 versus 100, mga 40 man rate. I think yun na yung magiging third beta nito. Abangan nyo yun. Ako kasi hindi ko nilalaro yung beta nito eh. Abangan ko na lang yung open beta niya, which is sa nakikita ko pa lang Crusaders of Light na to eh. 'Di ba? In-improve lang nila ng konti, which is ayan oh, mga ganyang galawan, ganyan na ganyan yun eh. Maski ito, yung mga ganyang boss fight, ganyan na ganyan yung Crusaders of Light dati. Mas medyo ginandaan lang nila yung graphics ngayon. Yan, yung mga ganyang coordination. Ginagawa na namin yan dati sa Crusaders of Light. Sanay na ako sa kanyan. To the point na kapag kilala mo na yung mga nakakasama mo, kahit hindi na kayo gumawa ng voice communication, kapag alam nyo na yung gagawin nyo, kapag alam nyo na yung mga galawan na ganyan, di ba? Pwede na yun. Pero yung madaming player, magiging bago sa kanila yung gantong klase ng gameplay. Madami dyan tatanga-tanga. Kailangan mong ano, kailangan mong turuan, mabugok, okay? So, ganyan nga yung magiging community ng Crusaders of Light kapag nagkataon. So, yung mga ganyan, wala yan. Basic pa tong gantong klase ng boss fight eh, di ba? Although medyo may rules ka na nagagawin, pero sa amin dati, wala, basic pa to. Eventually, magre-release pa yan ng ibang boss fight na mas grabe yung coordination na gagawin nyo. Wala to, basic pa to, Brad. And ayun lang guys, yung aking initial commentary sa Tarisland. So, unang-una, pag hardcore PvE ka, ito yung gusto mong itry. Ito lang, mapalaban ka dito pag PvE yung habol mo. Ngayon, PvP naman, kung gusto mo yung gantong gameplay, diba? E di pwede mong itry to. Kasi yung gantong gameplay, parang World of Warcraft din to dati eh. Diba? Yung ganyang klase ng PvP or bakbakan. So eto, 10 versus 10 pa lang to. What if ginawa nila yung 50 versus 50, 75 versus 75? Masaya yon kapag gantong gameplay. Yung gantong klase ng gameplay, nagsishine to sa mga massive PvP. Kasi yung mga one-man army, medyo mahirapan sila. Diba? Yung sobrang dami ng disable na ipupukol mo. Sa bawat class mayroon silang ano, disable na ipupukol sa iyo. Hindi makakaporma yung ano diyan, one man army. 100% guaranteed kahit nang susunog pa yun ng pera. Okay? And that's it for today's video. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.